Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po ng Miyerkules sa ating lahat. Ngayon po ako po ay nagbabalik muli upang isa na namang ritual ang ating ituturo sa inyo gamit po ang bote. Bago po tayo gagawa ng anumang ritual, anumang spell or anumang pampaswerte, tiyakin po ninyo na kayo ay may 100% paniniwala dito, may sapat na oras, nakafocus ang inyong isipan sa inyong gagawin at wala kayong katiting na duda. Kung kayo po ay mayroong katiting na duda, wag na po ninyo itong gawin sapagkat hindi rin po ito gagana sa inyo. Dapat kayo po, kung kayo po ay gagawa ng ritual, dapat po ay kiniklaim ninyo, pinapagana ninyo ang inyong law of attraction. Kiniklaim ninyo na ang inyong ginagawa ay magkakaroon ng katuparan. So ayan guys, ngayon po, sa mga naniniwala dito, halika at ating panoorin ang ating video. Ito po ay yung upang ang ating mga mahal ay lubusan tayong pakamamahalin at manatili sa atin at tayo lamang ang pakakaibigin hanggang sa huli. Kung ikaw ay hindi tiyak sa iyong damdamin para sa isang tao, kung hindi ka sigurado na siya na nga ang taong gusto mong makasama sa habang buhay, ay wag na wag po ninyong gawin ito dahil magsisisi lamang po kayo sa bandang huli. Ngunit kung tiyak na iyong damdamin na talagang iyong taong yan ay gusto mong makasama hanggang sa iyong pagtanda, hanggang sa ikaw ay kuhanin na ni God, ay halika, panoorin natin ang video nito. So kailangan po natin dito ay plain na papel. Ayan, plain white na papel. Kailangan natin ng bote, pwedeng plastic, pwedeng babasagin. Kailangan natin ng kahit anong oil, kahit anong olive oil, love oil, kung anumang oil mayroon kayo. Ngunit kung wala po kayo anumang oil, ay pwedeng-pwede po ang pabango. So kung walang pabango, pwede kahit olive oil or kanumang oil ang mayroon kayo dyan sa inyo. Wag lamang po ang efficacent. So ngayon po, ang unang-una po natin gagawin ay kuhanin natin ang ballpen. Pwede pong gumamit ng kahit anong kulay ng ballpen at syempre ang ating papel. So dito sa ating papel ay isulat mo ang pangalan ng taong gagawan mo nito. So halimbawa, tatlong beses mo siyang isulat. Halimbawa, ang iyong mahal ay ang pangalan ay Robert G. Dornan. So yan. Dornan. Robert J. Dornan. So, ayan guys, tatlong beses po natin isusulat ang kanyang pangalan. Ang pangalan ng taong gagawan mo nito. So, ayan, isusulat natin tatlong beses. 1, 2, 3. Okay? Pagkatapos po niyan, tandaan pong mabuti at tingnan po kung paano ang pagkakagawa. So, ayan, sinulat natin ang kanyang pangalan ng tatlong beses. Pagkatapos ay isulat mo ang iyong mga nais, ang iyong intensyon. So, ang ating pagkasulat sa intensyon ay ganito. So, dito tayo mag-start sa taas ng kanyang pangalan. Kaya ibinaba po natin yung pangalan dahil dito tayo mag-start magsulat sa inyong intensyon sa taas ng kanyang pangalan. So, sasabihin mo dito, halimbawa, ngunit nasa sa iyan kung anuman ang gusto mong sabihin, kung anuman ang intensyon mo para sa taong ito. So, halimbawa, ganito. Ikaw, Robert Dornan, ako ay iyong pakakaibigin. Ako ay iyong pakakaibigin. Pakakaibigin. Ako at ako lamang. Tapos, ako at ako lamang, isulat mo ang iyong pangalan. Marivic Paoyon Dornan. Mananatili ka sa akin. Mananatili ka sa akin ng habang buhay at buo ang iyong pagmamahal, kailanman ay hindi mo ako ipagpapalit sa iba. So ayan guys, ayan po ang ating intention.
Mula dito ay isusulat natin kahit mapatungan po ang kanyang pangalan ay okay lang. Ayan. Ayan ang ating intensyon hanggang sa baba ng kanyang pangalan ay atin itong isinulat. Ikaw, Robert Donan, ako ay iyong pakakaibigin. Ako at ako lamang, Maribik Paoyon Donan, mananatili ka sa akin ng buong pagmamahal ng habang buhay at ang iyong puso kailanman ay hinding-hindi ako ipagpapalit kaninuman. Ayan. Pagkatapos po niyan, ayan na, naisulat na natin, ay kuhanin mo ang iyong OL or ang iyong pabango. Bawat gilid. So, bawat gilid po ng ating papel ay atin po itong lagyan ng ating OL or pabango. So, ayan, isang patak, at isang patak. So, ayan. Habang itinutupi mo ito papasok sa atin, itutupi mo ito ay muli mong bigkasin ang kanyang pangalan, ang iyong intensyon, kanyang pangalan, at ang iyong intensyon. Yan, tatlong beses, kanyang pangalan, iyong intensyon, kanyang pangalan, at ang iyong intensyon. So, ayan, tatlong beses mo yan. Pagkatapos mong tatlong beses, pwede pa natin itong tupiin ng ganyan. Yan, papasok. So, pagkatapos mo yan, ay hawakan mo ito sa iyong kanang kamay ng mahigpit. Hawakan mo ito sa iyong kanang kamay ng mahigpit at mag-concentrate ka, mag-meditate ka, pakaisipin mo ang taong ito na parang pinakausap mo siya na nasa iyong harapan lamang. Bigkasin mo ang iyong pangalan and then bigkasin mo ang iyong intensyon. Bigkasin mo ang kanyang pangalan, bigkasin mo ang iyong intensyon. Bigkasin mo ang kanyang pangalan at bigkasin mo ang iyong intensyon. Tatlong beses pong paulit-ulit. Pagkatapos po nan ay kuhanin natin ang ating bote. Buksan mo ang bote at ilalagay natin ito sa loob ng bote. Habang inilalagay mo ito ay sasabihin mo, Robert Donan, ang ating pag-iibigan ay mananatili habang buhay kahit na anuman ang mangyari, tayo at tayo ay magsasama sa huli. Uulit-ulitin mo po yan ng 7 beses. So, Robert Donan, ang ating pag-iibigan ay mananatili ng habang buhay kahit anuman ang mangyayari, tayo at tayo ay magkasama at magmamahalan hanggang sa huli. 7 beses po yun. Pagkatapos ay takpan mo ang ating bote. Yan. Ilagay mo ito sa iyong kabinet or kung saan mang lugar na hindi ito makapitan ng iba sa loob ng inyong bahay. So, pwedeng-pwede ito sa loob ng inyong kabinet. Pagising mo po sa umaga, ay hawakan mo ito at muli mong hilingin ang iyong intensyon. Bigkasin mo ang kanyang pangalan at ang iyong intensyon ng 7 beses. Kada umaga po yan. Hanggang sa unti-unti mong mararamdaman na talagang siya ay nakafocus na sa'yo. Yung buong puso niya ay talagang iyong-iyo na. Basta guys, samahan niyo po lagi ng panalangin. Samahan po lagi ninyo ito ng panalangin. Tatanggalin mo lamang ito doon kung nakikita ninyo na talagang ang inyong kahilingan ay unti-unti nang nagkakatotoo. Pagkatapos po noon, pag nakikita po ninyo nangyayari na ang inyong hiling, ay maaari na ninyo itong i-dispose. So, wag po itong itapon sa basurahan, maaari po itong itapon sa ilog, sa lawa, or kaya naman ay sa dagat. Ayan po lamang guys, maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat. Pwede po itong ugamin ng Martes at Biyernes po ng umaga or kaya naman po ay sa gabi ng kahit anong oras.